At ngayon mga kababayan, ipapakita po natin, i-divulge po natin mismo ng kanyang kapatid kung sino po tong taong to. Ito, Risa, ito, Risa Ontiveros, yung nalalaman mo lang dyan is talaga namang kukonte at ubod ng kasinungalingan. Ngayon po, maglalabas po kami, mismo kanyang kapatid, patotohanan. Sige po. Ito maganda, ilabas. Yan. Ito Edison. Po yung kanyang kapatid na si Edison Masayon. Magandang tanghali, Edison. Ka-Eric, kasama mo dito. Hi, Edison. Good morning. Magandang hapon po. Ah, hapon na pala. Magandang hapon po, Ka-Eric. At saka, Brother Franco Baranda. Yeah, maraming salamat sa pagpapaunlak ninyo, Ginoong Edison Masayon. At tayo po ay napapakinggan ng buong mundo through social media platform. Una sa lahat, can you identify yung ipinakita kanina sa screen na kumakalat na picture na itinuturo ngayon ng mga testigo na kapatid mo, ang pangalan Edward Masayon, na siya rin ginamit doon sa Cercos hearing ni Ontiveros sa Senado. Can you confirm the identity of this one using police uniform, Brother Edison? Yes, Kyrie, confirm ko po. Siya po si Edward Masayon. Siya po ang kuya ko na hinahanap ko ng matagal na. Okay. Ngayon, kung kumpirmado na ito, ano po ang inyong tingin na gagawin niya? Bakit siya pinasuot ng uniforme tapos ipinasok sa loob ng Kingdom of Jesus Christ kasama sa paglusob at pananakit at pagwasak ng mga pulis sa buhay at physical na kalagayan natin dyan, ninyo dyan sa Kingdom of Jesus Christ? Ano ang pwede niyang gawin dyan at ano ang kanyang nagiging papel sa ganitong karahas na paglusob at pagkubkub sa Kingdom of Jesus Christ Cathedral right now? Eric, no, itong si Edward Masayon na ito, parte siya ng malaking kasinungalingan yan sa mga akusasyon ni Pastor. Saka tulad rin ng ulo nilang bangag na walang puso, ganyan din siya. Wala siyang pakialam na sa ginagawang kasamaan ng mga kapulisan dyan, mga pananakit at saka yung may namatay na rin na kingdom member din, hindi niya iniisip na dyan din nakatira ang mama ko. 60 plus years old na ang mama ko, hindi niya inisip yan. Ganyan yung mga bangag. Ganyan yung mga tauhan na nagpapagamit sa mga bangag dahil lang sa pera. Yeah. Ganyan siya, katarantado at kawalang hiya. Yeah. Edison. Grabe, galit ko talaga, Brother Eric at saka Brother Carlo. Pasensya na sa mga kapatiran ko sa nasabi ko hindi magandang salita kasi nag-aalab talaga yung puso ko sa ginawa niyang kahayupan dyan. May ano pa siya, may guts pa siyang bumalik dyan matapos sa ginawa niyang mga kasinungalingan. Mm-hmm. Sa tingin mo, maliban sa pera, at sigurado tayo na ang pera nga ang motibasyon niya at doon siya nasilaw, kung kaya niya pinagtaksilan ang mama mo, ikaw, ang pamilya niyo, pati na po ang kapatiran at ang mga kasamahan ninyo sa Kingdom of Jesus Christ, ano pa kaya ang pwede niyang gawin, bakit ipinasok ito na naka-uniforming police na mag-disguise sa loob ng compound ng Cathedral ng Kingdom of Jesus Christ? Sa akin, ka-Eric, siguro, nagpakunwari siya, nag-guide. Paano siya maging guide dyan? Hindi naman siya nagtagal na assign dyan. Doon siya sa Glory Mountain na assign. Part siya sa, kung sa Bisaya pa, isa siya sa mga nagbinuang sa police, dira, na kunyari alam niya yung lugar. Wala naman siyang alam dyan. Matagal na siyang umalik. Marami ng pagbabago dyan sa central ngayon. At saka, hindi ko rin maisip talaga kung ano talagang pumasok sa isip niya. Siguro na-miss niya lang siguro yung lugar na yan. Kaya Rick. Edison, sa akin ha. Thank you, Edison. Pasak mo na kay Franco, brother. Thank you, Edison. Edison, alam naman natin kung paano at kung gaano kabuti si Pastor at ang ating paglilingkod sa hirap at ginhawa. Anong pakiramdam na mismo ang kapatid mo ang naging traidor at nagpapasinungaling at sinisira si Pastor, tas na-atim niya pa na gumawa ng kasamaan sa kabila na nariyan pala ang iyong ina na 60 years old sa ginawang paglusob ng kapulisan?
Alam mo, Brother Franco, no, sa ngayon talaga, simula nung pagpunta dyan ng mga pulis noong June 10 at saka noong unang araw na dyan, talagang hindi ako makatulog sa kontensya sa ginawa niya. Mm-hmm. Kasi hindi naman kami pinilit na pumasok sa kingdom. In fact, kami pa ang reason bakit nakilala ng family namin ang kingdom. Televiewer po kami since 1998, or if I'm not mistaken, mga 1997. Tapos kaming dalawa ang nagpumilit na pumasok sa kingdom na mag full time, na iali namin ang buong buhay namin hanggang sa kamatayan. Tinanggap po kami ng ministry. In fact, ayaw ng mga magulang namin na mag full time kami. Yung papa ko umiyak pa sa Cagayan 1999, di ko talaga makalimutan yun kasi gusto kaming pauwiin. Tinanggap kami ni Pastor ng buong puso. Tapos lahat ng kabutihan, ibigay niya sa amin, pinakita niya sa amin, lahat ng mga pagtuturo, pagdidisiplina, fellowship, lalo na sa lahat, yung Word of God, tapos ganyan yung ginawa niya. Tsaka, ang ano dyan, ang masakit pa dyan, Brother Franco at tsaka ka Eric, ang reason na lumabas siya, kasi gusto niyang mag-asawa. Mm. Yan yung pinaka-reason. Tapos ngayon, binigyan siya ng ministry, binigyan pa siya ng chance ni Pastor na bumalik for 1 week or two weeks para makabalik. Di pa rin siya bumalik. At saka nung lumabas na siya sa ministry, naganap buhay siya, nag-asawa siya, ngayon na nagka-problema siya sa buhay niya, sabihin ko sa inyo, pinuntahan ko yung mga kamag-anak namin dito. Marami siyang pinag-utangan. Ngayon, dahil sa anong tawag sa Bisaya, sa kadimalasan na nahitabo siyang kinabuhi. Kamalasan. Pumasok ka dyan. Ngayon, parang ginawa niyang ano ba? Parang sinisisi niya si Pastor sa kanyang kabulastugan. Desisyon niya man lahat yan. Desisyon namin na pumasok. Tapos ngayon, desisyon niya rin na lumayas. Actually, hindi niya nagpaalam. Lumayas yan. Tapos ngayon, yan yung gagawin niya. Tapos may guts pa siya talaga nang bumalik. Yung nakakahiya talaga sa akin talaga, Pastor. Tsaka mga kapatid sa kingdom, humingi po talaga ako ng patawad sa inyo. Di ko talaga, ewan ko kung tao pa ba to. Minsan, nag-message pa yan, nag-comment yan sa Facebook page ni Reza Hontiveros. Di yan makasagot ng maayos sa akin. Hindi ngayon nag-message eh. Tsaka kung ito na gidaog-daog sa direk, dapat tumawag siya sa akin at saka sa mama ko. Hindi yan tumawag. At saka sa ginawa ng mga kapulisan dyan na nananakit, na nagtitirgas, pumapatay ng mga kingdom citizen, hindi niya man lang sinabihan si mama na mama, umalis ka dyan kasi baka madamay ka. Hindi niya ginawa yan. Ganyan katarantado, ganyan kasatanas, ganyan kabarumbado at kawalang puso, ewan ko kung tao pa ba yung administrasyon ngayon. Ganyan, ewan ko kung paano nila yan na, ewan ko baka sila na yung demonyo na nagkatawang tao. Kaya talagang, hindi ko talaga maano kung mahiya ba, magalit, mixed feeling talaga. Parang dinaganan ako ng buong mundo ngayon sa ginawa niya ni Edward na yan. Tapos yung mintag pa niya, hindi pa masayon, hindi ako nagkakamali. Iskulito. Oo, tama. May inilagay siya minsan daw. Ang apelyedo ang ginagamit niya hindi masayon nga eh. Mukhang ang name patch na ginamit dito, peke din eh, sa pulis. Edison, napakaganda ng iyong tinuran na ang iyong paninindigan kung bakit ka na natili is voluntary ang lahat ng pumapasok sa ministro ng Kingdom of Jesus Christ at libre at voluntaryo din ang umalis. At maraming ganyan na hindi naman naninira at umaatake at nagiging gamit ng gobyerno sa pagwasak sa kingdom. Ito ngayong kapatid mo, sabi mo nang humingi ka ng kapatawaran, understandable as a human being, na maapektuhan ka kahit papano dahil pamilya mo to eh, kapatid mo siya. Pero nakikita at nararamdaman ng taong bayan na naninindigan ka sa tama, naninindigan ka sa pananampalataya at kaya mo nga ibinubulgar na ito ay naging bahagi na siya ng police operations and brutality na hindi niya isinaalang-alang ang inyong nanay, ang inyong mama. Ngayon, wala ka bang komunikasyon nito sa kanya para sumurender na lang at ibulgar
At ituwid ang pagkakamali para maibulgar niya kung paano ginamit ng polis ang kalokohang ito upang lusubin at agawin ang compound at bastusin ang katedral. Bisa kahit yun na lang gawin niya, na ibulgar niya na ito lahat ay pakana ng mga matataas na opisyal ng polis at magpakustudi siya kung anong gusto niyang tulong, halimbawa, ikustudi siya sa mga abogado para matulungan siya na maibulgar itong karumaldumal na paggamit sa kanya at upang makabawi siya. Do you think that would be possible na ma-expose pa ito at mabawi pa siya at maituwid ang mga ang ano pa mang pwedeng maituwid sa mga ginawang pagkakamali niya? Alam mo ka Eric, nung nananalangin ako sa Panginoon na sana nga ganyan ang gagawin niya. Kasi ako rin talaga humingi rin ako ng tulong sa mga kamag-anak ko na kung pwede rin kung pwede ma-convince siya na yan ang gagawin niya. Mm-hmm. Pero kahit sa mga kamag-anak ko, ka Eric tsaka Brother Franco, hindi niya rin hindi siya nakipag-contact. Pumunta lang yan para utangan. Mm-hmm. Yan yung tapos ewan ko ba kung kahit kay para kay mama na lang. Sana. Yes, Ms. Simon. Kung talagang may galit siya sa ministry. Ewan ko lang ha. Hindi ko talaga sukat akalain na may ganitong klaseng tao pala ano na kahit magulang niya kaya niyang gawin 'yan. Mm-hmm. Ewan ko ba kung nasa katinuan pa ba ito talaga. Sana nga ako nananalangin talaga sa Panginoon na sana yan ang gawin niya talaga. Yeah. Thank yes. you. Edison, I'll get you back to Brother Franco, but this is a very good revelation na kinukumpirma mo ang panggagamit ng pulis sa iyong kapatid. Bagamat mali ito, subalit na ibubunyag ang katotohanan. Thank you for that, Edison. Yes, Edison, last message mo na lang sa ating mga kasamahan dito sa KOJC, sa ating mga kababayan, especially sa iyong ina na kasalukuyan na sa loob kundi ang nagkakamali. Sa lahat ng Kingdom citizens na nandyan, ako'y nagpapasalamat sa tinakilang ama, Priest Appointed Son, Pastor Apollo Sikibuloy, sa paninindigan sa katotohanan at saka sa tama. Alam natin na hindi tayo pababayaan ng Panginoon dahil tayo ang nasa katotohanan. Pero iligtas man tayo o hindi ng Ama ngayon, patuloy tayong maninindig sa tama dahil pumasok tayo sa Kingdom through the message of His Appointed Son. Pumasok tayo dito hindi para sa para yumaman, hindi tayo pumasok dito para sa ating sarili, kundi para sa ating sariling kaligtasan, mga kapatid. So hopefully, dalangin din natin itong kapatid ko si Edward Masayon, mga kapatid, na sana magkaroon siya ng konsensya sa kanyang ginawa, mga kapatid. Makapangyarihan ang ating Ama, kung kaya niyang gawing alak ang tubig, how much more kung ang puso ng tao, mga kapatid, na ibalik niya galing sa masama papunta sa kabutihan, mga kapatid. Patuloy lang tayong mga manalangin, mga kapatid, dahil matatapos na itong bagyo at unos na ito. So, praise the Father, praise the Appointed Son. Maraming salamat, Brother Edison, for your faith and for your courage to stand for truth as well as for justice para sa nagaganap sa mga kapatid natin dyan sa Kingdom of Jesus Christ. Mag-ingat ka and we will get in touch with you at sana po mabulgar na ng turutodo itong ginawang panggagamit ng pulis at ginawang kriminal pang kapatid ninyo upang lamang wasakin ang Kingdom of Jesus Christ at si Pastor Kibuloy. Maraming salamat, Edison, sa iyong oras. Ingat palagi. Thank you. Father bless.